Doon nga kami natulog sa bahay ng kumpare ng aking buyok at kinabukasan nga ay maagang ang nagyaya si Megan at si Ate Cassie dahil maglalaro nga daw sila sa arcade. Kaso nga lang mga mare ay 9 AM pa pala ang bukas nito kaya naman nagyaya na nga lang akong magtiyanggi. Ibibili ko kasi ng mga damit ang daddy ko dahil wala na nga siyang maisuot kapag kami ay tumatawid. Tinatanong ko nga siya kung anong gusto niya mga mare kaso ay bahala na nga raw akong pumili. 2 t-shirt nga lang ang nagustuhan ko at sabi ko nga ibibili ko pa siya ng short kaso ay wala naman kaming mahanap. Kaya sabi ko nga ay baka magtay-tay-tiyanggi na lamang kami sa susunod. Si Ate Cassie naman ay bumili sa Ukay ng mga oversized niyang damit at 35 pesos nga ang isa. Bumili nga rin ng chinelas ang daddy ko dahil ang chinelas nga niya ibinigay niya sa kanyang pamangkin. Bumili nga rin ng Ate Cassie ng ganitong klaseng chinelas at ewan ko nga ba sa batang ito kung bakit puro panlalaki ang gusto. Binayaran na nga rin namin ito at nagtingin-tingin na nga rin kami ng para kay Megan. Ibibili ko kasi siya ng kanyang mga pang-araw-araw mga mare dahil ang mga damit nga niya ay nagliitan na sa kanya. Nakita nga rin ni Megan itong mga pang-Girl Scout at naalala nga niya na kailangan pala nila ito tuwing Biyernes kaya naman bumili na nga ako ng isang set. Pagkatapos naman naming magtiyanggi mga mare ay nag-take out lamang kami sa Jollibee dahil baka nga kami ay maiwan na ng bangka. Sa bangka na nga rin sila kumain ng tanghalian pero ako nga ay nag-burger lamang dahil busog pa nga ako. 2 oras nga ang biyahe namin mula dito sa Binangonan papunta sa aming isla kaya naman natulog nga muna ang daddy ko dahil napuyat nga siya sa kwentuhan nilang magbabarkada kagabi. Sa haba nga ng biyahe namin mga mare ay kanya-kanya na lang diskarte para hindi ka mainip sa biyahe. Pagdating naman sa pinakadulo ng isla mga mare ay 3 barangay pa nga ang duduungan bago makarating sa aming nayon dahil sa amin nga ang pinakahuli. Pagka-uwi na pagka-uwi nga namin mga mare ay chinek ko nga agad ang mga alaga naming rabbit at alam nyo ba na 2 na lang ang nakasurvive sa kanila. Tuwang-tuwa nga si Megan dahil biglang laki nga ng 2 at lumabas na nga ang kanilang mga mata. Noong mga bandang tanghali naman ay nagkasama-sama na naman kami ng aking mga kaibigan dahil meron nga kaming susugurin. Birthday kasi ng aming Ate Claire mga mare kaya naman isosurprise nga namin siya. Aba, akala ko nga itapos na ang botohan ay bakit parang kakandidato pa ang Ate Claire? Hindi ko nga alam kung kaninong asawa ba ang may-ari ng manok na ito ay hamos siya na basta may pagkain. Habang kami nga ay papunta kina Ate Claire ay nag-practice na nga rin kami ng kanta. Birthday na ni Claire. Ulit. 1, 2, 3, go. Birthday na ni Claire. Birthday na ni Claire. Birthday na ni Claire. Sa tuwing may birthday nga sa aming magkakaibigan ay ginagawa talaga namin ito mga mare at sinosurprise talaga namin. Nag-aambagan talaga kami para sa pagkain para kahit papaano ay maging masaya naman ang celebration ng kanilang birthday. Tingnan nyo naman mga mare at para nga kaming may susugurin dyan. Nabulilyeso pa nga ang aming surprise mga mare dahil ang kausap nga namin ay hindi pala nababasa ang aming mga chat. Pero na-surprise pa rin naman kahit papaano ang may birthday dahil hindi nga niya alam na kami ay pupunta ngayon. Noong nakaraan pa kasi talaga ang birthday niya kaso busy nga sa botohan kaya ngayon nga lang namin ito na celebrate. 1, 2, 3, go! Birthday na ni Claire! Birthday na ni Claire! Birthday na ni Claire! Mali! Karating nga namin doon ay naikabit na rin namin ng tar papel at palipat-lipat pa nga kami ng pwesto at napakainit. Nailabas na nga rin namin ang aming hugasan ng kamay na galing pa mula sa Bicol. After naman naming maghugas ng kamay ay naghanda na nga kami para sa aming gagawing boodle fight. Adobong manok at laing nga pala ang aming uulamin ngayon at magtitinola lamang kami ng aming daladalang manok. Diyos ko mga mare, itong ang tar papel ni Ate Claire ay hindi nga mapakali at kung saan-saan nga na ilalagay. Matagal-tagal na nga rin kaming hindi nakakapag-boodle fight mga mare at ngayon nga lang ulit na ulit. Kapag talaga kami ay nagbo-boodle fight ay hindi pwedeng mawala ang saging dahil kami nga ay may mga lahing unggoy. Char. Kinantahan nga ulit namin ang Ate Claire at nag-pray na nga rin kami bago kami kumain. Birthday na ni Claire! Birthday na ni Claire! Nagsimula na nga kaming kumain mga mare at talagang masaya kami dahil napasaya rin namin ang may birthday. Kaya naman kung nakarating ka nga hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood. Dani!